Kamusta na, mga ka-PLC? Welcome pumuli dito sa ating Trilogics PLC. Maraming salamat po pala sa mga nag-share, nag-like at nag-subscribe ng aking channel. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pakihit na lang po ang ating subscription button, kasama na rin po ang ating notification bell for more videos update. Ako po'y nagpapasalamat at parami ng parami ang nanonood ng aking channel at sana po marami kayo ditong natutunan. Ngayon ang ating pag-aaralan is about mixer. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng program sa PLC at makikita nyo ang ating input at output dito sa ating test track. So tara guys, subaybayan nyo ako. So dito guys, is aalamin lang natin kung ilan ng input at kung ilan din ng output. So based sa aking program, nagagawin na program, is meron tayong tatlong level sensor, low, medium, and high, at meron din tayong temperature sensor. Then sa ating output naman, meron tayong motor 1, motor 2, at heater, kasama na lang ang mixer. So tara guys, gawa na natin ang program. Open lang natin ulit ang ating Studio 5000. New project. So paulit-ulit ko itong ginagawa guys, para lagi kayong i-remind kung paano tala, para hindi nyo rin marimutan kung paano gumawa ng program. So ang ating controller is L71. Lagyan natin ng description, mixer project. Next natin. So ang revision 32, 1756 A17 chassis. Nasa slot number 1 ng ating controller. Lagyan natin ng description, my best budget. Next, finish na tayo. So antay lang natin na mag-generate siya ng ating controller. Guys, abangan natin ang next na videos na ilalabas ko is about HMI using RS links. Abangan nyo yan guys. So nasa loob na tayo ng ating controller. New module. Hanapin natin ang ating communication module. So 1756 E-info PR. So yun na. Click lang natin communication module. Description natin, path, lagyan natin path. Ang ating IP address is 192.168.1.5. Nasa slot number 2, 0.1.2. Change na rin natin to para wala tayong problema. Disable keying, okay. Okay. So nandito na sa ating controller ang ating inad na module. Add ulit tayo ng ating input, 1756 IB32. So create input module. Last is slot number 3, description 1756 IB32. Okay, add ulit tayo ng OB32. Create output module. OB32.
sa slot number 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Create. Okay, i-close na natin. Tapos na. Yung requirement natin para sa ating mixer is kompleto na. So, pupunta naman tayo sa ating main program. Main routine. Gagawa na tayo ng ating ating program itself, yung ating ladder diagram. So, paano ko gumawa ng program o ng ladder logic is inalam ko muna kung ilan yung aking input at ilan din yung aking output. Ang gagawin ko muna is ilalagay ko lahat ng input sa taas, tsaka ako gagawa ngayon ng kanyang sequence. So, ang meron tayo dito is toggle switch para sa ating temperature sensor, low level, medium level, high level. So, kabilang din sa ating input is start, stop, at ang ating emergency push button. Sa ating output naman, meron tayong mga indicator light para sa ating motor 1, motor 2, sa ating mixer, at sa ating valve. So, gawin na natin. Okay, maglalagay ako ng ating mga input. So, ilan ang input natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 inputs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa ating output naman, motor 1, motor 2, heater, mixer, and valve. So, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lagyan na natin guys sa ating description. Sweet. So, ating input. Ating local 3 input. Ang 29 natin is ating right click, edit main operand. Ito ang ating emergency push button. Local 3 input ulit, data, sa 5 ang ating stop push button. Data 2, start push button. Number 9. So
So yung number 9, ito yung ating high level. High level sensor. Input ulit tayo. Medium level sensor. Sa local 3 input, data 3. Ito yan. Ating low. At ang data 23, local 3 input, data 23, ayang ating temperature sensor. At 75 degrees Celsius degrees. So kompleto lang ang ating mga inputs. Punta naman tayo sa ating outputs. So ating outputs, punta tayo sa ating local 5 output. Data. Ang motor man natin is data 16. Motor 1. Local 5 output ulit. Data 30, ating motor 2. At ang ating data 29 is mixer. At ang ating data 22 ay heater. At ang data 24 ay ang ating valve. Service valve. So, punta muna tayo sa ating controller tags, sa ating edit.
M1 dent, gawin natin bull. Okay, then balik ulit tayo sa ating main operand, nag-gate na ng output. So yun na guys. So nandun na ating inputs, ang ating outputs. Mamumonitor na natin doon sa magitan ng ating program ang ating ang bawat activation ng ating mga inputs at outputs. So ayan guys, meron na tayong nailagay na natin, na-identify na natin ang ating inputs and outputs. Nailagay na natin sa rang number 0. So proceed na tayo guys sa ating sequence program. So pupunta tayo sa first motor. So ang gagawin muna natin, i-line up natin yung ating ladder instructions ng ating mga inputs outputs sa ating program. So kailangan ko na emergency push button, control C, control V. Stop push button, control C, control V. So i-copy lang natin doon sa ating naunang ginawang mga inputs and outputs sa rang number 0. So mas madali na siya, copy and paste na lang. Start push button, control C, control V, at ang ating motor 1, control C, control V. Palta natin ang OTA, output energize. So i-latch natin branch. Copy natin yung ating address. So meron na tayo para sa ating motor 1. Proceed tayo sa motor 2. I-line up muna natin bago natin lagyan ng mga interlock. Kailangan natin emergency push button ulit, control C, control V. At ang magpapa-activate sa ating motor 2 is ang ating medium level sensor, control C, control V. Then motor 2, control C, control V. Palitan ulit natin ang OTE o output energize. Then proceed tayo sa ating so yun na yun, ating motor. So back to motor 1. Ang magpapa-activate sa ang magpapa-deactivate sa motor 1 is yung medium level sensor. So lagyan natin siya ng branch. Kailangan natin is timer in a certain period of time. Pag ang medium level sensor nag-activate, may timer tayo sa motor 1 bago mag-switch off. So lagyan natin ng timer on delay. So ang ating address, timer 0. At dito kailangan natin ng medium. Siya yung magpapa-activate sa timer para mag-switch off ang ating motor 2. Kailangan natin ng favorite. Natin. Timer 0 DN. So yun na. So pag nag-activate yung medium level sensor, mag-activate yung timer natin. So 5,000 o tiyataw ating 5 seconds, mamamatay yung ating motor. So punta naman tayo sa ating motor 2.
Lagyan natin ng brunch ulit. Lagyan muna natin ng ating rang number 3. Ilagay natin yung ating mixer. Ang next sequence natin is yung mixer. Control C. Control D. Gawin natin output energize. OTE. Blanch tayo. Ilagay naman natin ating heater. Kunin natin ating heater sa taas. Control C. Control V. Ah, sorry. Not here. Bilhin natin yan. Ito natin ilagay sa Control V. Copy ulit natin yung ating emergency push button. Control C, Control V. At ang magpapa-activate ng ating mixer at heater ay ang high level sensor. So copy natin yung high level sensor. Control C, Control V. Ang magpapatay naman ng ating motor is ng motor 2, ang magpapatay na ating motor 2 is ang high level sensor. So, ibig sabihin, tama na, puno na ako. So, papatay niya na yung ating motor 2. Control B. Lagyan natin ng timer. Timer 1. So, i-interlock natin dito is yung ating timer DM. So, once na-reach niya ulit yung, once nag-activate yung high-level sensor, i-activate niya yung ating timer in 5 seconds, papatayin niya ating motor 2. But the same time, yung ating mixer nag-uumpisa na mag-mix at ang ating heater. At the same time, yung heater din nag-heat. Ngayon, once na yung high-level sensor is nag-activate, kailangan ng mixer may timer tayo. Depende sa ating kung ilan ilalagay na timing. Lalagyan natin siya ng 1 minute. Lagyan tayo ng ating timer. Timer on. Address natin is timer 2. Branch tayo. Ibaba natin ang mixer. So once na nag-timer in 1 minute, after 1 minute, ito i-ano natin. Okay. After 1 minute, mixer ay mag-off, mag-switch off. So hanapin natin yung timer ng 2. Nakakasubaybay pa po ba? Subaybayan nyo lang po yung aking programming. Ngayon, ang iisipin naman natin, sino ang magpapatay ng heater? So, once ang heater is nag-reach na ng 75 degree, magsiswitch off siya. So, meron tayong sensor temperature. So, hanapin natin yung temperature natin. Ayun, Control C.
Control V. So, nag-mix, nag-heat. Ang heater mag-o-off after reaching 75 degree at ang mixer mag-switch off pag natapos yung mixing time na 1 minute. So, yun ang gagamitin natin, interlock to open up ating service valve. Ibig sabihin, tapos na yung ating mixing. Kailangan natin i-transfer sa papunta sa kabilang line yung ating minix na dalawang chemical. So, ang magpapa-activate is yung ating mixer and heater. So, kailangan natin ng mixer. Control C. Control V. Heater. Ang ating temperature sensor. Palitan natin ng XIO. Then, ang ating service valve. Natin ng OTE o output energize. So guys, gawin natin output. Ngayon na, clear na ang ating gawin natin itong XIO. So, try na natin guys. Tapos na ating sequence program. Download na tayo. Then, tingnan natin kung kailangan pa natin mag-add ng ating interlock at permissive. Download. Subaybayin nyo lang guys at matutunan nyo rin kung paano. Okay, ating temperature, papalitan natin ng XIO. Okay, test na natin guys kung paano. Anong mangyayari sa ating ginawang program. So in the first place, kailangan pag pinush ko yung ating start push button ay kailangan mag-on ng ating motor 1. So yung ating motor 1 is naka-on. At so yung ating level sensor na low level sensor, yung ating level of chemical na imimix, tumataas, so na-reach niya yung ating low level sensor. So proceed lang tayo kasi ang ating mixing percentage is 60-40. So ang ating medium is 40% na, 60% na. So go for 60% yung ating medium level sensor. So magkakaroon siya ng timer na kailangan mag-switch off yung motor 1 after 5 seconds. So diretso pa rin ang flow papunta sa ating tanke hanggang ma-reach niya yung ating high level sensor.
Sa high level sensor, ganun pa rin. Mag-activate yung ating heater at mixer, mamamatay yung motor 2. So ngayon is nagmi-mixing na tayo. Mixing for up to the period of 1 minute. So ang temperature, heater nag-heat pa rin siya until ma-reach niya yung temperature na 75 degrees Celsius. So initiated guys na-reach niya yung 75% na ating temperature. So magka-cut off ang ating heater. Hindi na siya mag-heat, namatay na. Nag-switch off. So antayin na lang natin yung mixer, yung ating mixer na matapos mag-mixing. Ngayon, natapos na yung ating mixing time. Nagbukas na yung ating service valve papunta sa kabilang operation o kung saan niya isusupply yung natapos na 2 chemical na kailangan i-mix. So ayun guys, sa susunod gagawin natin siyang automatic sequence. Hindi na natin kailangan i-start ulit. Continue siya ng continuous na maglalagay, magsusupply ulit ng chemical, i-mix niya ulit, i-deliver kung saan yung supply location. Then ibig sabihin wala nang patayan, maliban lang kung ipipress natin yung ating emergency push button. So ulit, tingnan natin. Ipress ulit natin yung ating start. So ang ating motor 1 running. Level sensor, okay. Medium sensor, i-activate niya yung motor 2, papatayin niya ang motor 1. So mapupuno na ang tangke, reaching high level sensor. So papatayin niya ang motor 2. Activate naman ating mixer at ang ating heater. So once yung ating heater na reach yung 75 degree, magka-cut off. Antayin na lang natin ang ating mixer na matapos sa kanyang mixing time na 1 minute. So guys, abangan nyo ang aking next na video related sa HMI. Makikita, ipapakita ko dito kung ano yung activation sa program at ang ating HMI pagka tinitrigger natin using RS links. So pagkatapos ng mixing period of time, mag-on ang ating service valve. So yun, nag-on ang ating service valve hanggang sa matapos mag-empty ulit. So yun guys, sana natutunan nyo kung paano mag-create ng program sa ladder logic natin, yung sequence program. At sana may natutunan niyo to guys. So ang ginamit ko dito is toggle switch representing our sensor. Kung meron tayong mga sensor katulad ng tinatawag nating optic liquid point, na yung pag may level of water o liquid, magsi-switch on. Pag wala, magsi-switch off yung mga optical level sensor. Meron din tayong temperature switch na pagka na-hit niya yun, cut off, cut in lang. Unlike sa mga analog na mga transmitter. Sana sa sunod na mga buwan, magkaroon tayo ng mga analog na type na sensor. Mga Yokogawa, Rosemount. So, nasa planning na namin to. Sana ma-achieve natin. So yun guys, maraming salamat sa panonood nyo sa aking videos. Sana ma-share nyo pa ito sa mga katulad natin na nag-improve pa related sa ating trabaho. So guys, maraming salamat. Ito po muli, Solomon Tuloy,
Instrumentation Technologies. Bye-bye!